mga kababayan ang pambansang awit ng Pilipinas. Innovations transforming lives. Umaga State University Vision, a premier national university that develops leaders in the global knowledge economy. University mission: a university committed to producing leaders by providing a 21st century learning environment through innovation in education, multidisciplinary research, and community and industry partnerships in order to nurture the spirit of nationhood, propel the national economy, and engage the world for sustainable development.
University core values: patriotism, service, integrity, resilience, excellence, and faith. College goals. The College of Arts and Sciences aims to provide leadership in quality instruction, research, extension service, and professional training in the arts and sciences. It also aims to produce scientifically trained, economically stable, and environmentally conscious citizens. Moreover, it is also anchored on the philosophy of providing students with humanistic education, geared to enhance their commitment to personal growth and social transformation, thus making them professionals possessing love and faith in the Almighty God, their country, and fellow men. Bachelor of Arts in Communication Program Educational Objectives. This program aims to equip students with the knowledge and skills in the theory and practice of communication, applicable in various professions and contexts with focus on media professions. Batangas State University. Halika na, ika'y sumama. Magbibigay kami ng pag-asa, tutulong sa masa. Bawat oras ay nakaangkla. Iangat ang tinig ng kabataan, damhin ang himig ng karagatan. Sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the voice and rhythm of the sea. Boses ng BatStateU, aras of nasubo ay naririto. Napapanahon, makabago at totoo ang hatid na serbisyo para sa inyo. Isyo ng bayan, talakayin at pag-usapan. Nangungunang radyong number one. Sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the voice and rhythm of the sea. Iangat ang tinig ng kabataan, damhin ang himig ng karagatan. Sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the voice and rhythm of the sea. 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 Maglalayag na! Maglalayag na! Ang mga balitang napapanahon at rumagasa! Mga isyong nilambag pa sa iba't ibang panig ng ating bansa! Mga impormasyong nakalap sa nakalipas na buong magdamag! Live! Mula sa himpilang Spartan ng Kanlurang Batangan! DWRS 96.5, the voice and rhythm of the sea! Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Batangas! Ito ang BatStateU-lat sa Umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Batangas! Mula dito sa himpilan ng Kanlurang Batangan, ito ang BatStateU-lat sa Umaga! BatStateU-lat sa Umaga! Pinaka napapanahon, pinaka bagong mga balita. Hatid sa inyo ng buong pwersa ng DWRS 96.5, the voice and rhythm of the sea. BatStateU-lat sa Umaga!
Araw ng Huwebes, April 28, 2022. Makakasama niyo po ang inyong lingkod, Eugene Buhisan. At ang inyong kabat state ulat, Lenny Ilaw. BatStateU-lat sa umaga. At kayo nga ay nakikinig Mapa Radyo Mano Facebook Live Streaming sa inyong pinakapaboritong himpilan ng Batangas State University Arasof na Subbu. Isang mapagpalang araw para simulan ang isang oras ng makabuluhang balitaan. Narito na nga ang mga nagbabagang mga balita. Para sa mga nagbabagang balita, Batangas State University aprobado na ng Pangulo bilang isang ganap na National Engineering University. Local absentee voting umarangkada na. Mapaminsalang Crown of Thorns, nagbabanta na ang pagdami. Pag-aksyon, sinisimula na ng lokal na pamahalaan ng Batangas. Imus CHO, gagawing house-to-house ang Chikiting Vaccination Days. Malamig na bangkay, nandi pa nakikilalang lalaki. Natagpuan ang driver ng dump truck sa San Pascual, Batangas. At BFP4A, nagbigay paalala sa publiko hinggil sa kumakalat na mga recruitment scams. Para sa unang ratsyada ng mga balita, Batangas State University aprobado na ng Pangulo bilang isang ganap na National Engineering University. BatStateU-lat sa umaga. Isang malaking pagkilala na naman ang natanggap ng Batangas State University Arasof. Batangas State University, ito'y matapos aprobahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagkilala sa BatStateU at ideklara bilang isang National Engineering University. Sa ilalim ng RA 11694, pinagtibay ng batas ang pagkilala sa mahal nating universidad bilang National Engineering University dahil sa pagiging top-performing school sa larangan ng Mechanical Engineering Licensure Examination at Consistency, matapos makapag-produce lang naman ng mahigit sa 165 top-notchers sa iba't ibang disiplinang sakop ng engineering. Kabilang din ang BatStateU sa may pinakamaraming numero ng mga ASEAN engineers sa buong bansa. Lubos naman nagpapasalamat ang pamunuan ng universidad habang kasalukuyang university president na si Dr. Tirso A. Ronquillo ang tatayong kauna-unahang presidente ng National Engineering University sa buong Pilipinas. BatStateU-lat sa umaga. Ayan o, syempre pagbati sa ating minamahal na paaralan ng Batangas State University. BatStateU-lat sa umaga. Local absentee voting umarangkada na. BatStateU-lat sa umaga. Nagsimula na kahapon, Abril 27, ang local absentee voting para sa mga opisyal at mga empleyado. Mula sa mga nagsumite ng kanilang aplikasyon para sa nasabing gawain, tinatayang na sa 84,357 na mga sundalo, pulis, kawani ng pamahalaan at media personnel ang pinayagan ng makaboto simula kahapon hanggang sa Abril 29. Pawang mga naka-duty sa nalapit na halalan 2022 sa Mayo 9 ang mga aprobadong botante ng COMELEC para sa pag-asagawa ng LAV. Sa kabila nito, nasa 9,341 na mga individual ang hindi pinahintulutan na makiluhok dito. Madiskubre nga hindi sila rehistrado o kaya ay na-deactivate mula sa voters list. Sa pamamagitan ng manumanong pagboto, tanging para sa mga national positions lamang, gaya ng presidente, vice-presidente, senador at party list ang maaaring iboto ng mga local absentee voters. Matapos bumoto, ang mga balota ay ilalagay sa envelope at kokolektahin ng office head bago ito ipadala sa COMELEC Election Contest Adjudication Department o ECAD. Samantala, nakatakda namang bilangin ng mga naturang boto mula sa mga local absentee voters sa main office ng COMELEC sa Intramuros, ganap na alas 7 ng gabi sa Mayo 9. BatStateU-lat sa umaga. Samantala, mapaminsalang Crown of Thorns, nagbabanta na ang pagdami. Pag-aksyon, sinisimula na ng lokal na pamahalaan ng Batangas. BatStateU-lat sa umaga. Tila nga nagsisimula na muling dumami at manalasa sa mga baybay ng Batangas ang Crown of Thorns o COTs, kung kaya't agara na rin ang pag-aksyon ng lokal na pamahalaan ng Batangas.
Nitong Miyerkules, Abril 20, naganap ang unang pagpupulong sa Provincial Auditorium ng Batangas na dinaluhan ng pinagsanib na pwersa ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas, Tourism and Environment Stakeholders, Tourism and Cultural Affairs Office at Department Head ng Provincial Government Environment and Natural Resources Office o PGNRO na si Luis Awitan. Ang mga Crown of Thorns o COTs ay ang mga lamang dagat na mahaba, matutulis at mayroong nakakalasong tinik na karaniwang may sukat na aabot sa 30 hanggang 40 sentimetro at lumalaki hanggang 70 sentimetro. Bagamat normal ang paggusbong nito, may masamaring epekto sa ecosystem, lalo na sa ating mga bahura o coral reefs na siyang tirahan ng ilang mga isda sa karagatan. Dahil dito, nakikipag-ugnay na ang PGNRO sa mga lokal na pamahalaan ng bawat bayan na magsagawa na ng seasonal closure o pansamantalang pagpapahinga sa ilang pangisda upang maiwasan ang overfishing. Yan at iba pang maiinit na mga balita makalipas ang ilang paalala. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Ang COVID-19 ay walang pinipiling lugar, walang pinipiling pagkakataon, at walang pinipiling edad. Kaya't upang mapangalagaan ang ating sarili laban sa coronavirus disease, narito ang mga dapat nating gawin. Una, hugasan ng madalas ang iyong mga kamay. Iwasan ang paghawak sa ating mata, ilong, at ating bibig. Kung tayo ay nauubo o nababahing, siguraduhin may wastong respiratory hygiene sa pamamagitan ng pagtatakip ng ating bibig at ilong. Iwasan ang matataong lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa mga taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung may nararamdamang sintomas. Kung ikaw naman ay may lagnat, ubo, at hirap sa paghinga, siguraduhin magpakonsulta at kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Ang pagbuhos ng malakas na ulan dulot ng bagyo ay isa sa mga sakunang palagi ang tumatama sa Pilipinas. Narito ang mga public storm signals at pinsala nito. Signal number 1. Ang hangin ay umaabot ng 30 to 60 kilometers per hour. Inaasahan na pabugsubugsong ulan sa loob ng 36 na oras. Signal number 2. Ang hangin ay aabot ng 60 to 100 kilometers per hour. Lubhang mapanganib sa maliliit na sakyang pandagat na pumalaot. Signal number 3. Ang bugso ng hangin ay aabot ng 100 to 185 kilometers per hour. Suspendido ang mga klase sa lahat ng antas at inaasahan ng iba yung pag-iingat sa mga nakatira sa dalampasigan. Signal number 4. Aabot ng 185 kilometers o higit pa. Lubhang mapaminsala sa komunidad na maaaring sumira ng imprastruktura at mga pananim. At super typhoon, kung saan umaabot ng 220 kilometers per hour o mahigit pa. Ito ay maaaring magbunsod ng malakas na hangin at malakihang pagbaha sa komunidad. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. At kayo nga ay nakatutok pa rin dito sa BatStateU-lat sa Umaga. BatStateU-lat sa Umaga. Sa pagkapatuloy ng ating balitaan, Imus CHO gagawing house to house ang Chikiting Vaccination Day. BatStateU-lat sa Umaga. Magsisimula na nga ang pagbabahay-bahay ng mga kawani ng Imus City Health Office upang maturukan ng bakuna ang mga bata sa kanilang lungsod alinsunod sa Chikiting Vaccination Days na tatagal hanggang bukas sa April 29. Nakatakdang mag-ikot ang bakuna team ng lungsod sa May 26 to 27 at susundan sa June 23 to 24. Layo nito na maihatid ang catch-up immunization sa mga bagong panganak na sanggol hanggang 23 buwan. Dahil dito, pansamantala munang ipipigil ang bakunahan contra COVID-19 sa mga health center sa Velarde, Plaridel at Greengate sa mga nabanggit na araw ng Chikiting Vaccination Days. Ito'y upang isagawa ang naturang programa. Matatandaan naman na nauna nang ipabatid ng Department of Health ang tungkol sa pagsasagawa ng catch-up immunization drive sa mga sanggol at batang wala pang 2 taong gulang upang matulungan ang mga ito na makaiwas sa iba't ibang uri ng sakit. Basta, pula sa mga.
Samantalang malamig na bangkay ng di pa nakikilalang lalaki, natagpuan ang driver ng dump truck sa San Pascual, Batangas. Malamig na bangkay na nang matagpuan ng isang dump truck driver ang isang katawan ng di pa nakikilalang lalaki sa kalsada ng New Diversion Road, Barangay Banaba, San Pascual, Batangas, umaga ng Abril 26. Ayon sa pahayag ng driver, binabaybay niya kalsadang sakop ng New Diversion upang sana ay magkarga ng mga materials nang mapansin niya ang isang katawan ng isang taong wala ng buhay. Kaagad na ipinagbigay alam ng driver sa mga kapulisan ang nakita niyang bangkay. Ayon sa mga otoridad, walang pagkakakilanlan ng lalaki maliban sa katabi nitong kumot na kulay blue stripe, suot itong navy blue shirt, itim na shorts, maputi ang balat at nasa 5'6 ang taas. Nakita rin ng mga pulis ang galos sa leeg ng lalaki at ilang injury sa bandang ulo nito. Sa kasalukuyan ay nire-review na ng mga responding pulis ang CCTV sa lugar na maaaring makatulong upang malutas at makilala kung ano talaga ang pagkakakilanlana ng biktima. Samantala, BFP-4A nagbigay babala sa publiko hinggil sa kumakalat na mga recruitment scams. Naglabas kamakailan ang Bureau of Fire Protection o BFP-4A ng isang advisory sa publiko hinggil sa mga nagpapanggap na agents o recruiters mula sa kanilang tanggapan at nangangako ng siguradong pwesto sa ahensya bilang Fire Officer 1 kapalit ng pagbabayad ng malaking halaga ng pera. Paliwanag ng BFP-4A, tanging ang mga aplikante na pasado lamang sa kanilang recruitment process at mga itinakdang guidelines ng Civil Service Commission ang kanilang tinatanggap. Sinabi rin ng ahensya na walang recruitment fee na sinisingil, kung kaya't paalala ng ahensya na mag-ingat at huwag magpalinlang sa ganitong ilegal na aktibidad. May kaukulang parusa at regulasyon rin umano ang sinumang mahuhuling lumalabag dito. Payo ng ahensya na magtungo lamang sa BFP Regional Office 4A website, recruitment portal o Facebook account ng ahensya upang doon makita ang opisyal na procedure sa recruitment, habang maaari namang ma-verify ang status of application ng mga aplikante sa pamamagitan ng email. Hinihikayat rin ng ahensya na ipagbigay alam sa kanila ang ganitong ilegal na gawain at i-report sa BFP Region 4A Admin Division kung may karagdagang impormasyon o reklamo ukol sa naturang recruitment scam. At yan ang unang pasada ng mga balita. Sa aming pagbabalik, hatid naman namin sa inyo ang ikalawang bugso ng mga balita. Kaya naman, manatiling nakatutok dito lamang yan sa DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Isa ka rin ba sa laging nabibiktima ng fake news o hindi sinasadyang nakakapagpakalat ng mga ito sa social media? Dahil sa dami ng mga impormasyong kumakalat sa social media, hindi maitatangging lumalaganap na rin ang mga fake news. Kaya't huwag agad maniniwala sa mga impormasyong kumakalat ngayon. Panahon na upang magkaroon tayo ng kaalaman upang hindi tayo mabiktima ng mga maling impormasyon. Narito ang mga bagay na dapat mong tandaan at isaalang-alang bago tayo magbahagi ng mga impormasyon sa social media. Una, basahin mabuti ang impormasyong nilalaman at kung paano nakalap ang balita. Pangalawa, alamin kung anong news outlet o sino manunulat ang naglathala nito. Pangatlo, tukuyin ang petsa at oras kung kailan ito na-published. Pang-apat, tukuyin kung balanse ba ang pinapahayag na istorya. Pang-lima, obserbahan at tukuyin rin mabuti ang mga nilalamang mga larawan at kataga at humanap ng iba pang pinagkakatiwala ang mga tagapagbalita na naglathala ng kaparehas na impormasyon kung ikay may pagdududa. Mahalagang maging mapanuri at tiyaking tamang impormasyon lamang ang ating ibinabahagi. Isang paalala mula sa DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Nakapagpabakuna ka na ba? Ang mga bakuna na nagawa ng iba't ibang kumpanya sa iba't ibang bansa ay nagpapakita ng napakalaking potensyal at bisa upang maiwasan ang sakit na COVID-19. Ang bakuna ay makakatulong sa iyo ng malaki upang hindi mahawa o makuha ang sakit na COVID-19. Ito ay isang immunity na maaaring taglayin ng sino mang mababakunahan.
Ito rin ay isa sa pinakamabisang hakbang upang maiwasan ang malalang pagdami ng bilang ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Ang pagpapabakuna ay hindi lamang makakatulong sa iyong pangsariling kaligtasan, bagkos ay makakatulong din na maiwasan ang maging carrier o tagadala ng sakit at makahawa sa mga taong iyong nakakasalamuha. Ang pagsuot ng mask at pagdistansya sa kapwa ay makakatulong sa pagsugpo ng COVID-19. Ngunit, mas makakatulong pa rin ang bakuna para sa garantisadong proteksyon. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa DWRS 96.5, The Voice and the Rhythm of the Sea. Oras natin 33 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga at kayo nga ay nakatutok pa rin dito sa BatStateU-lat sa umaga. BatStateU-lat sa umaga. Para sa ikalawang pasada ng ating mga balita, BatStateU-lat sa umaga. Negosyante patay sa pamamaril sa talisay, Batangas. Expired vaccine papalitan ng COVAX ng walang dagdag na bayad. Free ride sa MRT3, extended para sa mga commuters. Isang Filipino miniature artist ipinamalas ang kanyang galing sa paggawa ng local food miniature. At tsansa ng FEU na makapasok sa Final Four ng UAAP 84, mas tumibay. Para sa pagpapatuloy ng ating balitaan, negosyante patay sa pamamaril sa talisay, Batangas. Para ihatid ang balitang ito, narito si Raymar Barcelon. Raymar, i-BatState ulat mo! Patay ang isang negosyante habang nakaligtas naman ang kanyang misis sa naganap na pamamaril sa Barangay Poblasyon 5, Talisay, Batangas. Kinilala ng Talisay Municipal Police Station ang mga biktima na sina Restituto Petate, 49 years old at ang asawa nitong si Rowena Petate, 45 years old na residente ng Barangay Miranda, Talisay, Batangas. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, alas 7:20 ng gabi noong Lunes, habang nakaparada ang sasakyan ng mga biktima kasamang kanilang dalawang anak sa sulok ng Laurel Street at J. Trinidad Street, Barangay Poblasyon 5, Talisay, Batangas, nang bigla silang nilapitan ng dalawang hindi pa nakikilalang mga suspect. Kaagad na binaril ng unang suspect ang biktimang si Restituto sa kanyang ulo na naging dahilan ng agar nitong pagkamatay, habang hindi naman natamaan ng pangalawang suspect ang asawa ng biktima. Agad na tumakas ang mga suspect matapos ang krimen. Sa ngayon ay inaalam na ng mga otoridad ang motibo ng naturang pamamaslang. Para sa BatStateU-lat, ako si Raymar Barcelon ng DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Raymar Barcelon. Samantala, ibang balita naman tayo. Expired vaccine papalitan ng COVAX ng walang dagdag na bayad. Walang dagdag na bayad, yan ang pangako ng COVAX hinggil sa kanilang plano na palitan ang nasa 3.6 milyong expired na mga bakuna sa Pilipinas. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, 1.46 lamang ang naturang bilang ng mga expired na bakuna, kung kaya't maiituring ito na napakaliit na bilang pa lamang. Bukod sa mga expired vaccine, hiniling din ni Duque at Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. sa COVAX na palitan maging ang mga paso ng bakuna na binili ng pamahalaan. Tinatayang nasa 98 million pa ang kasalukuyang inventaryo ng mga bakuna sa bansa. Samantala, free ride sa MRT3 extended para sa mga commuters. Bilang handog sa mga commuters, mas pinalawig pa ng Metrorail Transit Line 3 at Department of Transportation ng karagdagang isang buwan ang kanilang offline libre sakay. Imbes na hanggang Abril 30 lamang, extended ang nasabing programa hanggang May 30, 2022. Ito ay matapos umabot sa kabuang 7,200,027,434 ang pasahero ang mga naging beneficiary ng kanilang ride program. Ang extension ay upang mapagaan ang financial burden ng mga commuters, particular na ang mga nagbabalik sa on-site work. Ito ay upang makatipid na rin ang mga commuters sa kabila ng patuloy na pagtaas ang presyo ng produktong petrolyo. Sa
Samantala sa ating pagbabalik, good vibes balita, samahan pa natin ang sports balita. Kaya naman, manatili kang nakatutok dito lamang yan sa DWRS 96.5, the voice and rhythm of the sea. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Ang pagputok ng bulkan ay lubhang mapanganib na tagpong hindi inaasahan. Kung ikaw ay nakatira malapit sa isang aktibong bulkan, narito ang mahalagang paalala. Kapag may abiso na ng paglikas sa inyong lugar, agad na maghanda ng emergency bag na naglalaman ng mga pangunahing pangailangan tulad ng mga pagkain, flashlight, radyo, baterya, damit at iba pa. Magsuot ng mahabang damit katulad ng long sleeve at pajama na magsisilbing proteksyon kung sakaling abutin ka ng pagputok ng bulkan. Huwag din kalimutang magsuot ng face mask upang hindi malanghap ang abo. Huwag nang maging matigas ang ulo at sumunod sa tagubilin na pinababatid ng P-Box. Lumikas sa lugar na itinakda ng local government bilang evacuation center. Makinig sa bawat anunsyong ibababa ng pamahalaan upang maging handa sa kung anumang pagbabago. Tumutok sa DWRS 96.5 upang malaman ang mga pinakabagong balita at impormasyon ukol dito. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa DWRS 96.5, the voice and rhythm of the sea. Uy, kamusta? Oh, titingin ka pa sa iba. Oo, ikaw nga. Ako nga pala si Ate Mara. Maraming dalang kwento, maraming baong tips na makakatulong sa iyo at sa iyong pag-aaral. Handa ka na ba ngayong bagong taon ng eskwela? Alam ko na yung mga linyahan mo, kaya naman, sagot ko ang mga hacks at tips para sa mas masayang taon ng pag-aaral. Oops! Gumising ng maaga, mag-stretching upang hindi kapuyin sa buong klase. Ha? May assignment? To-do list! Yan ang solusyon upang hindi mo makalimutan ang mga dapat mong gawin at unahin sa eskwela. Nakakabagot naman dito sa bahay. May alam akong solusyon dyan. Tumutok sa DWRS 96.5 para sa pinakabagong mga balita at updates at makinig sa mga kanta at drama na tiyak ka pupulutan pa ng aral. Nasa loob man ng paaralan o wala, maaaring maging kasiyasiya ang pag-aaral. Ako muli si Ate Mara, sana'y marami kang natutunan at matututunan pa sa buong taon ng eskwela. Gawing kasiyasiya ang bawat araw ng pag-aaral kasama ang Batangas State University at ng himpila ng DWRS 96.5, the voice and the rhythm of the sea. Good news updates dito sa balitang Good Vibes! At yan ang ano, balitang good vibes na tayo ngayong araw ng Thursday. Isang Filipino miniature artist ipinamalas ang kanyang galing sa paggawa ng local food miniature. Para ihatid sa atin ang ating good vibes balita, narito si Shekinah Yuson. Shekinah, Ibat State, ulat mo. Marami ang namangha at naaliw sa ginawang mga miniature food ng Filipino artist na si Sherpa Delia dahil sa kanyang paggagawa nito, naging inspirasyon niya ang mga Pinoy local foods. Talaga namang masasabi mo parang totoo ang mga chibi version ng pagkain na kanyang ginagawa at magugutom ka dahil sa sarap tingnan ng mga pagkain ito. Sadyang makamasa ang mga food miniature na kanyang napiling gawin dahil siguradong paborito mo rin ang mga pagkain ito gaya ng mga breakfast meal na silog, turon na pangmeryenda ng mga Pinoy at iba pa. Nagsimula siyang gumawa ng mga polymer clay food noong taong 2018 at ang kanyang mga gawa'y sadyang tinatangkilik ng marami. Dahil sa sobrang detalyado at cute ng kanyang mga food miniature, makukuha talaga ang atensyon mo upang titigan ito. Para sa BatStateU-lat, ako si Shekinah Yuson ng DWRS 96.5, the voice and rhythm of the sea. Maraming salamat, Shekinah Yuson, para naman sa ating sports balita. Sports balita.
Para sa ating balitang pampalakasan, tsansa ng FEU na makapasok sa Final Four ng UAAP 84 must to be by BatStateU-lat sa Umaga. Dinaig ng Far Eastern University ang De La Salle University matapos ang laban ng mga ito na natapos sa score na 67-62 na nagpataas sa tsansa ng FEU na makapasok sa Final Four ng UAAP Season 84 Men's Basketball Tournament noong isang araw sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Humida sa laban si RJ Abrientos para pamunuan ang opensa ng Tamaraws matapos nitong magtala ng 21 points mula sa kanyang matinding 8 of 14 shooting clip, kasama rito ang 5 three-pointers. Sa pagkakapanalong ito ng Tamaraws, sila ang umakyat ng solo sa ika-4 na pwesto ng torneo na hawak ang 6-6 standing, habang nasa ikatlong pwesto naman ang Green Archers na tangan ang 7-5 na marka. Samantala, narito naman ang ating ulat panahon. Ngayong araw po ng Webes, magiging maulap ang kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan sa bahagi ng Palawan. Samantala, mainit na panahon ang aasahan sa nalalabing bahagi ng Luzon, kabilang na nga ang Calabar Zone, lalo na sa tanghali, at maaari ring makaranas ng mga isolated na pag-ulan o yung mga pulupulong mga panandali ang pag-ulan, lalo na sa hapon at sa gabi. Sa bahagi naman ng Visayas, pati na rin sa Mindanao, maaaring makaranas ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan dulot ng Low Pressure Area o LPA at Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Samantala, wala pong nabanggit na nakataas na gale warning sa baybayin ng ating bansa, kung kaya naman maaaring makapamalawat ang ating mga kababayang mangingisda maging ang may mga maliliit na sasakyang pandagat, subalit iba yung paalala pa rin na ang pag-iingat. Ang araw ay sumikat kaninang 5:36 ng umaga at lulubog mamayang 6:11 ng gabi. Nagkabaligtad na, iba yung pag-iingat pa rin ang paalala. Samantala, narito naman ang ating foreign exchange rate update para sa palitan ng piso kontra US dollars. 52.26 Canadian dollar 40.75 Singaporean dollar 37.90 Saudi riyal 13.93 Euro 55.60 Chinese yuan 7.97 at Japanese yen 41 centavos. At yan po ang mga balitang nakalap natin sa buong magdamag. Pinaka napapanahon, pinaka bagong mga balita. Katuwang ang buong pwersa ng DWRS 96.5. The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat po sa lahat ng tumutok sa ating programa, Maparadyo man yan o Facebook live stream. Ako po ang inyong lingkod, Eugene Buisan. At syempre ang inyong kabat state ulat mula Lunes hanggang Biyernes, Lenny Ilaw. Sa ating po mga live stream viewers at ating mga listeners sa radio, marapat lang pong i-follow po ang ating Facebook page at YouTube channel, DWRS 96.5 The Voice and Rhythm of the Sea, at DWRS 96.5 The Voice and Rhythm of the Sea sa ating YouTube channel. I-click nyo po ang notification button, I-click nyo po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at pinakamaiinit na balita dito sa ating Batangas. Yan, bulol-bulol tayo for today's video. At syempre nga no, abangan sa darating na Friday ang ating hashtag IAKK episode. Naku, ano nga kaya ang hashtag natin for that specific radio drama program natin on Friday? Kasama si Fafa Enoch, 11 a.m. yes, to 12 noon. At syempre, this coming May, next week na nga, May na agad, ay magkakaroon ng bagong programa si DJ Shecky. Abangan pa natin kung ano yung title at ayan, ay ilo-launch natin sa ating Facebook page. Kaya naman, dapat talaga, gaya nga na sabi ni Uge kanina, dapat talaga ay kayo ay mag-follow at mag-like sa ating Facebook page para, ano yun, hindi kayo nahuhuli sa mga bali-balita dito. At huwag na nga nating patagalin pa, no? Ito na agad, susunod na agad ang ating
programang pang OPM love songs. OPM araw-araw, dito lamang yan sa Pusong Koto, kasama ang inyong nag-iisang himpila ng Batangas State University, ang DWRS 96.5, the voice and rhythm of the sea. BatStateU-lat sa umaga!